Magandang magandang kamalayan sa inyo lahat at nandito na naman tayo sa ating online Kamalayan Lifelong Learning Center at ang ating munting klase na tinatawag nating class or Kamalayan Learning Alternative Success System. Ako po ang inyong guro dito. Ako po ang teacher niyo. Ako, ang pangalan ko ay Tato Malay at inaanyayahan ko kayong mag-participate dito sa ating klase ngayong araw na ito at may kinalaman ito sa ating munting, ano ba tawag dito? Well, it's not munting because basically it's worldwide. State of the world, state of our world now. Tawag dito? Address. Kumbaga, kung si President Duterte ay merong State of the Nation address, ako ay kadalasan every year, I have my State of Consciousness address or SOCA. Pero ngayon, mukhang imbis na just consciousness ang aking o kamalayan ang aking pag-uusapan, pagpapatuloy ko yung aking inumpisahan last Tuesday na State of Our World Now address, no? Na kung saan ay dito ko nga sinasabi na ang nangyayari sa ating mundo ay kailangan natin maintindihan. Hindi ito basta lang nangyari na akala natin ay nagkaroon na ng parabang parusa ang Diyos sa atin. No? Or yun nga, parang may kung tayo rito, parang punishment na tinatawag. But what is important now is for us to understand that we are now really entering a new world. And if this is a new world, we have to be able now to actually understand how to create this. Because ang mundo natin, ang nangyayari dyan ay hindi naman kusa na nangyayari yung mundo in terms of, bakit ba nakatindig yung buhok ko? Nakikita ko. Hindi naman nangyayari yung kusa na nangyayari ang pangyayari dito, no? But this is something that we really have to now collectively be able to do together with everyone, practically with everybody all over the world. Hindi pwedeng isa-isa lang or individual ang mga gagawa nito. Kaya sa araw na ito ay kailangan natin maintindihan kung ano talaga ang pinanggagalingan rather ng itong problema natin. So, I'd like to say hi first to some students, Kamalayan students who have already entered the classroom. Si M. Ross Centeno is always present. Si Queenie Rolion Martin is also here. Veronica Garcia is watching, also is participating. And of course, my idol, artista, na sa Amerika na nakatira, si Edgar Mande is also here. So, welcome to class, o yung ating nilatawag na Kamalayan Learning Alternative Success System. Okay. So, hindi ko na babalikan yung aking inumpisahan last Tuesday, na kung saan ay inumpisahan ko na nga itong State of Our World Now address. Ang importante kasi dito ay maintindihan na natin ang talagang overall nangyayari, no? So marami na ako napag-usapan last Tuesday. Mapapanood niyo lahat 'yan doon sa isang kong video which I actually did the last time. But now I am just going to continue with what I had not been able to talk about last Tuesday. At ito ay maraming nagtatanong nga kasi, no, kung ano talaga ang ibig sabihin ng buhay natin dito or what is really our purpose in life. Tayo ba ay nandito para ano ang gagawin natin dito sa mundong ito? Pinanganak tayo at ito ang tanong, kailangan ba
mag-enjoy lang tayo, mag-dusa, mag-suffer, mag-sacrifice, whatever. So, ang tanong dyan is, ano ba talaga ang dapat natin ginagawa sa ating ginagalawang mundo ngayon? Alright, so first of all, eto lang nga. Nakita na natin ang takbo ng ating mundo noong nakaraan, bago mag-pandemic. At dito, kumbaga, nakita natin ang kaguluhan ng nangyayari na sa buhay natin in terms of, well, what has been happening worldwide in terms of violence, war, pollution, environmental disasters. Dami na natin ginawang mga palpak. Marami tayong ginawang, I would say, destructive activities na kung saan ay nasira na talaga ang kalikasan natin. And somehow we had already damaged practically most of our nature's habitat. So, ang tanong dyan is, ano ang gagawin natin ngayon? Nakita natin, tumigil ang mga ginagawa natin mga activities sa kung saan ay nagkaroon tayo ng mga kumpanya na nagdulot itong mga pollution, no? Na kung saan ay sumira nga ng ating kalikasan. At dito na natin nakita na, wow, anong gagawin natin yun? We have to now start anew. Mag-uumpisa ulit tayo. But we have to understand now how we are going now to create a new world. A new world is going to be created not by our Earth or by... Of course, our Earth is already able... was already able to shift already to a new level na kung saan ay naging from third... sabi nga, third dimension, and nagpunta na nga sa fourth and fifth dimension ang Earth natin, no, in terms of its consciousness. Ang tanong is, kailangan tayo ba sumabay? Dapat. But how can we now match it or masabayan itong pagbabago na ito? Eh, ito nga yung pinag-uusapan natin. That's why we have to know where we are coming from. Well, ang 3D or third dimension nga was that of duality or polarity, and it seems that, you know, many of us did not understand na akala natin ay talagang suffering ang ating dinaranas dito sa mundo ito. But, you know, in every, for example, if there is black, there is white. If there is happiness, there is sadness. If there is high, there is low. So kung saan, may opposites. And that is exactly what we are here for in on Earth. No? We are here to be able to experience a lot of things, but we won't know how to experience them kung wala tayong comparison. So, pinakita sa atin na may ganito, may ganyan. So, ito na ngayon ang tanong. With all the polarities, with all the opposites, ano ang kailangan natin gawin? We have to now be able now to shift to what we want. And kailangan dito natin magawa ang tamang paraan na kung saan ay dito na nga natin pag-uusapan. So, ang tanong dyan is, ano ba talaga ang purpose natin? Are we supposed to just be happy here in this world? Of course, we are supposed to be happy. Or just suffer, katulad ng iba. Sabi nila, life is suffering. Yan ang definition nila ng mundo nila. So, depende yan, no? Kung ano nang gusto natin gawin sa buhay natin. But right now, we are all, kumbaga, starting from zero. We are now going to create it individually. Our world is not one whole world, one basic world. Our worlds are different from each other. We have our own unique world. May kanya-kanya tayong mundo. At yung mundo na yan ang ating kine-create. Sa sabay-sabay, pero magkakaiba yan. Iba ang mundo ko, iba yung mundo nyo. So, dito natin talaga dapat makita ano ang kailangan natin i-create sa bawat mundo natin. Huwag natin pakialaman muna yung mundo ng ibang tao, yung mundo nating sarili. So, what do we need now to do with ourselves? What do we have to understand about our life? What do we have to do with ourselves?
ano kailangan natin baguhin. And so, ito na nga. If we are living here in this world, sabi, para ba, ano ba ito? Is this a game? Is there what we call a game of life? And when you call it life, definitely life is forever. No? So parang infinite, walang hangganan yan. So para bang, how can you play a game na walang katapusan? Hindi ba tayo pag naglalaro tayo ng basketball or ng volleyball or whatever sport that we know, that we play, merong rules yan. Merong beginning, may middle, and may end. So yan ang ating parameters. So in this world, we have a physical thing that we have to understand. We have a body. We have a human body, physical. But are we just a body? Ang tanong dyan is, are we just a human body? No. We are also a spiritual being in a human body having experiences through our senses. Ano ba yung mga senses natin? Sense of touch, sense of smell, sense of hearing or the visuals, whatever. So yan ang mga bagay na ating ginagamit para ma-experience natin ang kagandahan ng ating mundo. So yan, kaya tayo may body to be able to move around and to be able to touch, to experience, to taste, to smell. So ito ngayon ang importante na kailangan natin na isipin. So we have, as a physical body, but we are actually spiritual beings. So we are spiritual beings having a human experience. And if we are actually a human body, we have limitations. Now you can actually, in our spiritual life, as spiritual beings, walang limitation dyan. Kasi ano tayo eh? We're forever alive and we can go wherever we want to go, whatever we want to do. Walang hangganan dyan. But we want to experience some here. That, we went to Earth to be able to experience something. Why do we have to experience? What is that experience for? Ano importansya ng experience? That is where our soul actually experiences something. And from those experiences that it actually gets or experiences, dun siya nag-grow. Dun siya nagkakaroon ng growth. So, depende yan as to how now you use your physical human body to be able now to play this game of being a human being. So, we're not playing a game of life. We are playing the game of being human. And being human, we have parameters, we have limitations. And so, ito yung kailangan natin maintindihan. We are here to enjoy life. But, di ba tayo, pag naglalaro tayo ng computer games, meron tayong mga levels. So, kumbaga, kung if you're new in playing that game, may level 1. So, dito, sa buhay natin, sa mundo natin, may iba't ibang level din tayo. May level 1, may level 2, may level 3. Level 4, depende yan sa kamalayan mo. And so, dito uli, nag-umpisa tayo on a certain level. I don't know if you will start now from level 1 because basically we had started a level already before the pandemic. So many of us were on level 3, which was the third dimension level. And we're supposed to move to the next level, to the next game, to the next, consciousness level. Kumbaga sa game natin ngayon, we're supposed to be playing on that particular level. Kaya lang, kung hindi pa natin na ma-master yung third level or yung pinanggagalingan natin, so balik pa rin tayo doon. So, hindi pa tayo makakagraduate. Hindi ba ganun din sa computer? And so, yun na nga, a lot of times when we play computer games, if you don't know exactly the game, how it is played,
ganito yan eh. We normally would choose a character among the players. And so we assume that character. So ganun din dito sa buhay natin ng mundo. Meron tayong character, may personality tayong piplay dito. So depende yan kung ano yung gusto mo. So ito ngayon ang ginagawa natin. Ano ang tawag dito ngayon sa ating character? Whatever name, kung ano yung nando doon, ikaw yun. Ano yung katangian ng character na yun, dapat malaman mo. Kasi you will use that character to be able to move through obstacles, to be able to hurdle challenges. Na ganun din sa buhay. Basically, I'm just making a comparison between a computer game and this game of being human. So, ito ngayon ang ating ginagawa ngayon. We are now going to play this game of being human on Earth. And so, we are now walking around. We have a personality. And we meet people. And when we meet people, of course, we have relationships. And among these relationships that we have, we become aware of some problems. And because of some problems, we have challenges. And somehow we have also our dreams, our goals. And so we move towards all those goals. How? By overcoming all those problems and challenges and obstacles. So, yan ang ating ginagawa sa mundong ito. Are you following me? Kasi nga, ito yung we are now starting a new world. And this is now the game we are playing. We cannot play the same game anymore. Wala na yung new normal. There's what we call now no normal. No normal na. Kasi things are changing fast. And so, kumbaga parang nasa next level na tayo sa computer game. And ano na ito? Mabilis na ang mga movements. No? So, ito na yung kailangan natin maintindihan. Alright. So, as I've said, how do we now deal with our physicality? Of course, we are not just limited with our body. Yes, we have a body, but then again, what runs that body? Ano nagpapatakbo dyan sa katawan na yan? Of course, we have cells, we have, our organs, but ang pinaka-importante, maintindihan natin, is what we call, we have energy. Yung energy na yan, ang ating buhay. Di ba? Pag wala ng energy, wala na. Yan na yung, wala ka ng kabuhay-buhay. Wala kang energy. Yan, importanteng kailangan natin niisip ngayon. Gano'ng kakalakas? And what is that kind of energy that we have? Is that just for stamina or for physical ones? No, because everything is energy. Ang importante dito is how come yung ibang mga nakikita natin, mga kababayan natin, or for that matter, mga nakikita natin sa ibang bansa, they can do a lot of things with just what they know, with what they do, and they can create wonders. Huh? Or bakit sila sobrang yaman? Ano ang mga bagay na meron sila na ginagawa nila? Na meron din tayo. Bakit tayo? We practically have almost anything that they have, everything that they have. But bakit parang sila may superpower? Bakit tayo wala? Parang helpless. Like, kasi nga, you don't understand the rules of the game here that we're playing. We live in a world wherein we have universal laws. We have practically these laws that are in place. So we have to follow them. Ang tinuro kasi sa atin sa nakaraan, mostly we dealt with commandments. Ang 10 commandments. Doon tayo nagkanaip. Ang commandments, puro ano lang yun eh. Bawal yan, bawal ganito. So okay rin yun. Dagdag yan sa rules natin. Pero more than just those commandments, we have this universal laws and principles that we have to understand.
And since we have this energy, our energy basically works this way in terms of having this vibration, this frequency, and we create, we can create and attract. Practically, we don't create anymore because we have created everything already. But in our lives, we create it for ourselves lang. Yan lang yun. Pero yung lahat ng kinikreate natin, wala naman tayo na invento na eh. Alright, so basically, we're just creating it for us. Whatever you want to create, like a car or a house, depende yan. So, ito na ngayon ang kailangan natin maintindihan. We have that power. We have that superpower in us. And this is something that we cannot ignore. Hindi tinuro yan sa eskwelahan eh. Kaya nga tayo, ang tinuro sa atin ay mag-aral ka mabuti para makatrabaho ka, para pag nagkatrabaho ka, marami kang pera. At pag marami kang pera, marami kang mabibili. Ako, hindi ko naisip yan dati kasi hindi ako nag-aral ng mga husay when I was in school. So practically, I didn't get at once a good job. But how did I get all the things that I wanted? Well, practically, I used universal laws and principles. Pinag-aralan ko after school, after college. That's what I studied. And so, ito ang importante tinuturo ko sa kamalayan. Ito mga universal laws and principles. And so, ito na yun ang importante. So, kapag tayo ay nagkaroon ng ganitong kaalaman, we can do practically anything that we want. We can have anything that we want. Hindi tayo helpless. That's why we cannot say that we are now afraid of what the world is now going through. Because now we are armed with this knowledge that what I can do, what I can do in terms of my energy, my superpowers, itong aking kamalayan, my consciousness, which is the one that creates my reality, ito ang mag-create ng magandang mundo ko. So, diyan ang importante nating iniisip ngayon. Alright, so, ngayon, ang tanong dyan is, are you now ready to play that game? Eh, kadalasan, pag nagpa-play tayo ng game, eh, pag hindi mo alam yung rules, umpisa pa lang eh, hawak-hawak mo yung kon mo, yung mouse mo, at walang ginagawa yung character mo, kung hindi, nandun lang siya sa kung saan siya nandun. Pag pinipindot mo siya, ang gagawin lang niya is konting galaw, konting talon, but he never moves out from where he is at that point. Nandun lang siya sa kung saan lugar yon. And that is exactly like in our life. Many of us, hindi nila alam kung paano nila paandarin yung kamalayan nila. Paano nila gamitin yung mga universal laws and principles. That's why they are always in the same place, always at the same kind of level na kung saan ay parang walang nagbabago, walang nangyayaring iba sa buhay nila. And tapos ang complaint nila is, bakit ganito ang takbo ng buhay ko? Walang nangyayari. And so, ang tanong dyan is, bakit mo hindi kasi ginagawa yun dapat mong gawin, which is basically to learn how to really live your life to the fullest using all this knowledge about universal laws and principles. And so, ito na ngayon ang importante nating maintindihan. So, we have practically our mind, right? Dito tayo nag-iisip, but we also have our heart. So we have our heart, we have our mind. In making many of the decisions in life, many times we have a conflict between deciding and deciding as to whether to use our mind or to use our heart. Ang tanong ko sa inyo is, anong gusto niyong gamitin every time you make a decision? Ako, I never really used my mind. I actually told many of you already, that I never really think.
Yes, I think, pero mas hindi ko yan ang, hindi yan masyang, yan ang binibigyan ko ng pansin. I use my heart. What I mean by I use my heart more? Because, all right, I discovered, kasi ang importante nga uli na kailangan ko ma-emphasize again in this game that we're playing, you have to know your personality, your characters, as you're playing in this game. So in my life now, I know who I am, my personality, and I am more of an intuitive person. I am more of a feeling person, as to my Myers-Briggs, ano. Hindi ako thinking, I'm more of a feeling person. Hindi ako sensing, I'm more of an intuitive person. So dyan ko binibase ang aking kwan. And this was a result of my programming. So siguro during my early days, my younger days or my childhood days, I was programmed more into this kind of thinking or basta program ako na ganito. And so when I discovered this, kasi a lot of times we won't know our hindi natin alam kung anong personality natin unless we take personality tests. Kaya ako, I really had my exam or personality test in terms of my Myers-Briggs or Enneagram and all these things. So importante kasi na maintindihan ko kung sino ako kasi I need to know how I would play my game. How I would move. And so pag alam mo na ngayon kung sino ka at kung anong gagawin mo, anong strengths mo, anong weaknesses mo. So ngayon, pag kinlik mo na yung mouse mo, at least alam mo na kung saan ka pupunta, alam mo na kung ano yung mga powers mo, alam mo na kung paano mo gagamitin yan. So yan ang importante maintindihan natin. This is how we are now looking at our life. I am now addressing our, I'm giving this address or called our state of our world address. Our world depends on how we play our game. So basically, right now, our world had been, nag-reboot tayo, back to zero, back to level one. Kumbaga, sabi nga eh, all right, let's all start all over again. And so kailangan natin uling sabay-sabay, let's do it once more or one more time na ayusin natin ang ating paglalaro ngayon. So we cannot afford to do the same mistake we did in the past pre-pandemic years. I'm now talking about our present pandemic kasi hindi ko alam kung kailan mawawala itong pandemic na ito. And maybe, kung matapos na ngayon, our post-pandemic years. No? Ayan muna ako sa dala. So, yeah. So, ito na ngayon. Nalaman ko na ang aking con. Of course, I never knew all these things when I was growing up. When I was a baby, I was just using my heart. Kasi I couldn't think. Di ba? Lahat tayo, nung pinanganak tayo, di naman tayo nag-iisip. Eh. Pag nagutom tayo, iiyak tayo, sisigaw tayo. So basically, ganun lang naging con natin, ang ating takbo ng kwan. And somehow, ganun pa rin ako nung tumanda. Hindi pa rin ako nag-iisip. I was using my feelings, my emotions. And ito nga eh, ang energy natin, basically. That's why nga, importante natin maintindihan why our feeling or feelings. Bakit importante ito sa buhay natin? Because basically, ito yung energy natin eh. Energy in motion. Ano ang energy in motion? Sabi nga natin eh, itong pag nisulat mo yung letter E, and then motion, emotion. So yung mga emotions natin, yan ang energy natin. Yan ang nagpapatakbo ng ating mundo. Alright, so ang tanong dyan is, are you able now to use your emotions to your advantage? Or, kumbaga eh,
eto nga eh, kung hindi mataas ang EQ mo, emotional quotient mo, eto na yung magiging problema mo. Either magwawala ka palagi, mahuhuli ka ng pulis dahil you're creating chaos outside your house, no? Kasi hindi mo nakokontrol ang sarili mo, nagwawala ka, nananakit ka. And so, yan ang magiging malaking problema natin. Now, the thing here is, ano ang takbo ng ating buhay, emotion, energy? Hindi ba ang buhay ng tao pag nakikita natin yan sa kunyari nasa ospital ka eh, pag may buhay ka eh, meron kang nakikita yung parang may wave, no? Yan yung takbo ng buhay, I mean, ng energy mo eh. Pag meron kang life, may energy ka, merong waves. Pag wala na, pag patay ka na, makikita mong flat line yan, straight line. So, ano ang ibig sabihin yan? So, we have our movement of being, of going up and going down. So, we have our highs, we have our lows. So, sometimes we're up, sometimes we're down. We cannot be saying that we are always at the top. And hindi naman pwede natin sabihin na palagi rin tayo nasa ilalim. Kasi nga, cycle na rin yan, maandar yan. So we can go up and we can go down. It's just a matter of managing it. And understanding na alam natin kung nasa taas tayo o nasa baba tayo. And so, ito lang yan, importante. Ngayon, a lot of times we want peace of mind. Yun ang kadalasan na sabi nila, sayang, gusto ko talagang magkaroon ng kapayapaan. Wala nang gagawin. Standby na lang ako dito sa bahay. Kapayapa. Wala na akong ibang hangarin. So, peace. Eh, hindi ba pag-peace, eh, ayan, ang peace, straight ang line mo eh. Wala kang up, wala kang down. So, peace. Straight line yan. So, straight line, eh, saan mo nakikita yung straight line? Hindi ba sa hospital, pag nag-straight line yan, patayin na yung taong nakakabit, sa nakakabit yung kulay yan. At biglang, hindi na gumagalaw yung waves, eh, biglang nag-flat line. So, basically, patay na. So, ayun ang tinatawag na pag gusto mong peace, ayun ang tinatawag na rest in peace. R.I.P. So, yan ang isang dapat hindi natin iniisip na maging. Because basically, of course, we want peace. But then, we want also the excitement of life. We have also the kind of thrill. Hindi pwedeng sabihin natin na wala tayong mga gagawin, mga bagay na magdudulot sa atin ng iba't ibang klaseng emotions. So, that is what we have to be able to understand because that is how you are going to play this game of being human in this new world that we are now going to live in. We are now going to create our own new world. Hindi pare-pareho ang mundo natin, pero kailangan maganda lahat. Kasi dapat tayo ay makaranas na lang talagang kakaibang enjoyment, no? Although, alam natin, mayroon niyang up and down, pero still, mas marami na yung masaya. Mas maganda. Okay, so ito ay importante maintindihan natin. Kaya nga ang galaw natin, meron tayong mga ganitong klaseng mga pangyayari na kung saan nagkakasakit ang iba or hindi maganda yung relasyon ng iba sa mga mahal nila sa buhay. Or for that matter, hindi sila successful. Ang ganyang klaseng mga nangyayari, that means there is an imbalance. Meron kang maybe nagkaroon ka ng concentration on one area lang. There are four areas, by the way, in our life. Our health area, our wealth, our love and relationship area, and our success area. Yung apat na yan, kailangan balansyado yan. Kapag nag-concentrate ka lang sa wealth area,
eh diyan lumalabas yung ano eh yung fear, dahil parang tatakot ka mawalan kasi gusto mo magkaroon ka ng maraming pera at iniisip mo na paano na ang buhay mo pag wala kang pera, wala kang pababayad. So nandiyan yung fear, nandiyan yung anger, nandiyan yung jealousy, nandiyan lahat ng mga bagay na yung tinatawag natin mababang level ng kamalayan or consciousness. So kapag nandun ka, eh somehow magkakaroon ka ng imbalance nga. And so pag nagkaroon ka na ng mga pabaya sa ibang areas mo, napabayaan mo ang pamilya mo, napabayaan mo ang iyong kalusugan, eh ano aanihin mong napakaraming pera kung ikaw ay may sakit at nasa ospital ka at yung lahat ng kayamanan mo eh pinanggagastos mo lang sa para pang-ospital mo. So basically, hindi dapat ganun ang buhay natin. So we have to understand, we have, iyan ang game natin eh. How to balance those four areas in our life. Yan ang palagi natin binabalanse. Hindi pwedeng lamang ang isa. Hindi pwedeng bagsak ang isa. Kailangan balanse palagi yan. We have to find time for everything. Be concerned lang with sa one area. Eh, nang ginawa natin sa nakaraang ano natin eh, buhay natin, yung pre-pandemic times natin eh, we just concentrate on one or two maybe of those four areas. And lahat ng iba, binagsak natin. So nagkaroon ng imbalance. Sinira natin ang kalikasan. Even the earth had already this kind of imbalance. And so, the earth had to move by itself to create that proper balance again. So kaya tayo ay para bang binalikan eh. Oy, kayo, sobra na kayo. Sabi nga nun, sinira na ninyo ang aking kalikasan. Sinakta na ninyong karamihan ng mga wildlife. Mga puno, mga halaman. So ito na ngayon ang nakita nating problema. So now, we have to really create this balance. And somehow, pag na-create mo yung balance na yan, doon mo makikita that you are now playing na maganda ang laro mo in this game of being human. So, at the end of your human life, kasi meron katapusan ng human life natin. Hindi naman ito forever. Now, of course, our spiritual life goes on. Pero yung human life mo, at least masasabi mo na, I have enjoyed my life to the fullest. When you say you enjoyed your life on those four areas. Lahat yan, ano yan, walang kulang, walang labis. Yan ang importante na intindihan dapat natin. Yan ang hindi tinuro sa atin sa eskwelahan eh. Kaya ito yun, nagkagulo-gulo tayo. Alright, so before I continue, I'd like to say hi to some people already. Naku, dami pala na nag-attend na klase natin ngayon. I'd like to say hi to Alpha Flores. Uy, Alpha, professor ito. Wala kayong klase ngayon, oh, malapit na, magbukas ulit. Jewel Noche is watching, my former student in Assumption College. Maydel Hasagawa Faustino is watching. Ricky Tavao, aking idol. Uy, si Direk Vincent DiBuncio is watching. Dodi Lacuna, uy, ito ang aking favorite DJ noon. And, si Egay Shena, magaling na dancer, nasa Japan siya ngayon. Ito ang aking favorite na barista, si Andrew Silvestre. Kamusta na, Andrew? And my favorite editor also, na used to direct a TV show, si Camille Vela. Hello. Oh, of course, ano tawag ko dito? Kasi si Tess Lewis is a hindi ko siya childhood friend. She's a family friend, but our families are close. But when I met her, she was still in high school. Yan. So, bata pa siya noon. So, hello to Tess. And I'd like to say hi to Grace de los Santos de la Cruz. All right, and to Rowie Madula also. And to Julie Esguera. Okay.
Okay, so thank you for joining my class today. So, ano ang kailangan nating naintindihan ngayon sa itong state of our world now? Kasi nga, we're all back to zero. We don't know what is going to be there, out there. What we know is technology would already be in place. High-tech na. Kaya nga, marami na sa atin online. Yan ang isang given already. We have to now learn a lot about this new technology that we are now going to be faced with. And we are going to use as well. So, importante yan na maintindihan natin as to how it can be advantageous for us. Kasi kung hindi, baka tayo maging alipin ng technology. No? Huwag naman sana. So, yan ang aking kailangan makitang mangyari. Alright, so as I've said, this is just a continuation of my state of our own world now. Address. Sona. Huh? Sona. Mr. Sona. Sona. So with that, I'd like to say, well, thank you very much for really keeping me company. And sana ay naintindihan ninyong maayos itong aking sinyeng ngayon. At kung hindi, kung may questions kayo, on Tuesday, I will be back. I will still talk about this because we will also assess the state of consciousness, or state of consciousness, state of the nation address of President Duterte. No? So with that, I'd like to say magandang kamalayan sa inyo lahat. Maraming salamat. At sa Martes, ang ating uling kuha natin ng klase natin. Pag-ulit ng klase natin. So, see you.